Ngayong araw, ang 11 sa Rabiul Awwal. Bukas, 12 ng Rabiul Awwal po, mga kapatid. Taon-taon, tinatalakay natin ito para pagbibigay babala. Itong ginagawa ng ilang nating mga kapatiran na ginugunita o pinagdiriwang nila ang Maulidun Nabi. Taon-taon sila nagpapalaganap ng bitang katuwaan na ito. Tayo bilang mga Muslim na kabilang sa sumusunod sa tunay na sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at iniiwasan natin ang mga bid'ang gawain, marapat na tayo din ay nagpupursige na sagutin, ihayag ang katotohanan, ihayag ang mga bid'ang gawain upang ating mapangalagaan ang ating mga gawain pagsamba. Hindi tayo makagawa ng mga bagay na salungat sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ang tinatawag na mga ibinagong katuruan sa relihiyong Islam, tinatawag na bid'ah. Itong Maulidun Nabi, nakaraang taong tinalakay ko sa inyo rito na ito ay ang hatol nito, yung paggunita, pagdiriwang sa kapanganakan ng Rasulullah, yung tinatawag na al-ihtifal bil Maulidun Nabi. Ay wala po ito sa katuruan ng Islam. Wala sa Quran, wala sa Sunnah, hindi pinaputos ng Rasulullah, hindi niya hinimok ang umma na ito na sinumang igunita, dakilain, ipagdiwang ang kanyang kapanganakan ay ganito ang kanyang gantimpala, ni ang mga sahaba, hindi sila nagdiwa, hindi nila ginunita, hindi nila isinibrate, maging ang mga tabi'in, ang apat na imam, si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, si Ahmad ibn Hanbal, bakos kailan lumitaw itong Maulidun Nabi, al-ihtifal bin Maulidun Nabi, sa panahon ng mga Shia, Fatimiya, pagkaraan ng 400 years, pagkaraan ng Hijrah. So kaninong sunna pamamaraan ng inyong sinusunod? Sunna ng Rasulullah o sunna ng mga Shia? Iyadabila. So, walit, sagutin lamang natin ang ilang mga syubha, katwiran na minsan napapaniwala ang ilan sa atin. Dahil minsan, pag pinapairal ang emosyon sa agama, napapaniwala, nalilinlang siya ng mga taong ito. Sabi nila, bakit niyo pinagbabawal ang Maulidun Nabi? Ang ginagawa namin sa araw na iyan, pagbabasa ng talambuhay ng Rasulullah, pagsasalawat sa Rasulullah, pagdudua, pagdidhikr, pagbabasa ng Quran, iba pa. At itong mga bagay na ito, ipinabuto sa Islam. Bakit nyo pinagbabawal kayong mga Salafi o Wahhabi? Ganito tayo, nila tayo tinatawag. Bakit nyo inatuloy na bita? Hindi nila naunawaan na yung mismong ang original na gawain, yung mismong gawain, kung bakit sila nagtitipon-tipon, ay itinuturing na bita. Walang original, walang saligan sa relihiyong Islam. Dahil nagiging bid'a ang Maulidun Nabi, dahil sila ay nagtitipon every year sa 12 ng Rabiul Awwal. Ibig sabihin, dinadakila nila mismo yung araw na 12 na may paniniwala sila na sa 12 ay may kainaman na hindi makikita sa ibang araw dahil yun ang kapanganakan ng Rasulullah. At ginugunot nila taon-taon na dapat igunitahin itong 12. Ibig sabihin, naging Eid, yung tinatawag na Eid, pabalik-balik, paulit-ulit, taon-taon, ginugunita mismo yung araw. So, nagiging bid'a, dapat may dalil ka, magpakita ka ng dalil batayan, na ang Rasulullah, ang mga sahaba ay ginunita nila, dinakila nila ang araw na yung 12. Yan ang sinasabi natin. Nagiging bida dahil sa talagang mayroong kayong hangarin na nagtitipo-tipo kayo sa 12 na pinaniniwalaan nyo na may kahigitan ng araw na 12 ng Rabiul Awwal. Na wala, at wala tayong Eid maliban sa Eidul Fitr at Eidul Adha. Yan ang dapat natin unawain. Hindi dinakila ng Rasulullah, hindi guninita ng mga sahaba ang 12 ng Rabiul Awwal. Sinasabi niya, bakit kayo mga ulama, mga ustad? Meron kayong mga seminar, meron kayong mga symposium.
patungkol sa kalambuhin ng Rasulullah. Paano natin sasagutin yun? Tama, nagkakaroon tayo ng seminar, symposium, hinggil sa kalambuhin ng Rasulullah, pero hindi natin tinutukoy mismo ang araw, kung kailan natin gusto. January 10, January 15, kunyari mag-usap-usap ang mga ulama, mga ustad, na dapat natin palakasin sa mga kapatiran natin ang pagmamahal sa Rasulullah, mag-organize tayo ng symposium seminar. Kailan natin gusto? January 5, January, March 10, March... Hindi ta, wala tayong tinutukoy na araw na dinadakila natin na mayroon tayo, kunyari March 10, dapat doon mismo dahil may kainaman ng araw na iyon. Wala tayong ganun. Kung kailan natin gusto. Sabi pa nila, yung mga nakakapagtapos ng Quran, nagkakanduri kayo, o di nakakanduli, nagpapakain kayo. Ganun din ang sagot. Wala tayong tinutukoy na mismong araw na dinadakila natin kung kailan makakapagtapos yung bata, halimbawa ng nakakatong o kaya nakapagtapos sa ng alim course o di kaya nakagraduate ng college. Ito'y biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, magpapakain. Walang problema. Kaya ito'y rizki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong tinutukoy na araw na kailangan doon mismo ibinunita ang pagkakanduli pa kayo. Ito ang kaibahan. Napakalayo ng kaibahan. Napakalayo ng kaibahan. Bigyan natin ng malinaw na halimbawa. Kunyari, halimbawa itong pagbabirthday. Alam natin kung ito ay haram. Dahil ito ay panggagaya, ito ay bida, wala sa katuro ng Islam. Wala, ito ay panggagaya sa mga kufa. May mga Muslim na nagbabirthday. Ano ba, alam nyo ba kung ano yung katwira nila? Bakit nyo sinasabing haram ang pagbabirthday? Ay, ang ginagawa lang namin, nagpapakain kami, nagdudua. So, ang pagpapakain sa mga miskin, ang pagdudua, pagsamba. Pero bakit naging haram? Dahil mismo yung gawain, root. Yung root. Yung original na gawain, bakit nyo, na, bakit kayo nagtipon-tipon o bakit nyo sineselebrate yung gawain na iyon dahil sa birthday, pagdadakila sa araw na iyon. Yung araw ng kapanganakan ng bata o sino mang ginugunita, sineselebrate. Yan ay bida, wala sa katuroan ng Islam. Yan ay panggagaya sa mga kufar. Ang Maulid ng Nabi ay naging bida mismo dahil yung original na gawain ay walang original, walang saligan, walang batayan sa reliyong Islam. Dahil sa inyong pagdadakila sa ikalabing dalawa ng Rabiul Awwal. Yan ang dahilan kung bakit naging bida. Isa pa sa paglinin lang nila, minsan halimbawa, sinasabi nila, sa araw ng kapanganakan ng Rasulullah, higit na nalungkot, umiyak, nagdalamhati si Iblis. So, gusto nilang ipahiwati na yung mga hindi natutuwang tumatanggi sa pagmamaulid ng Nabi ay katulad sila ng mga syaitan o mga sundalo ni Iblis na natutuwa. Okay, hindi natutuwa sa kapanganakan ng Rasulullah. Kung may emosyon ang pahiralin mo, mapapaniwala ka sa totoo lang. Ito ay panlilin lang. Ang pagmamaulid ng Nabi, napapalob dito ang dalawang usapin. Ang kapanganakan ng Rasulullah at ang ihtifal, yung paggunita, gawaing paggunita, pagse-celebrate sa kapanganakan ng Rasulullah. Hindi natin tinatanggi yung kapanganakan ng Rasulullah. Walang Muslim na hindi natutuwa, hindi nasisiyahan na ipinanganak ang Rasulullah. Pero ang tanong, ang i-celebrate ang kanyang kapanganakan, yun ang tinatanggi natin dahil walang batayan sa Quran at sa Sunna ng Rasulullah. Nasisiyahan tayo, nagagalak tayo na ipinanganak ang pinakamainam na nilalang na katulad ng pagkagalak, pagkagalak natin, pagkatuwa natin sa ilang historical days sa Islam. Katulad ng Ghazwatul Badr,
Katulad ng Fathu Makkah, katulad ng paghihijra, natutuwa tayo dahil nangyari ito. Nanalo ang mga Muslim. Pero hindi natin sinisilibrate. Kung may mga Muslim na nagsisilibrate ng Ghazwatul Badr, sa araw ng Ghazwatul Badr, o kaya yung hijra, sasabihin natin agad na ito ay bid'ah. Natutuwa tayo sa mga historical days. Kabilang doon ang kapanganak ng Rasulullah, subalit yung gawaing isilibrate, yung gawaing pagmamaulid ng Nabi, yun ang tinatanggi natin. Yun ang sinasabi natin, bid'ah. Ang hinatulan natin, masama. Wala sa katuro ng Islam. Walang ugnayan ang kapanganakan ng Rasulullah. Subhanallah. Ilayunawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bid'ah, mga gawaing.